Yung preparations po natin ay tuloy-tuloy, kasama na din po yung pagpupulong natin ngayong umaga dito sa NDRRMC, kung saan kinoordinate na po natin yung kahandaan ng LGUs. Pinaghahanda na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga regional at local disaster units dahil sa posibleng malalakas na pangulan at hanging dala ng bagyong Odette. Batay sa forecast ng PAGASA, inaasahang maaapektuhan ng bagyo ang ilang lugar sa Visayas, ang malaking bahagi ng Mindanao, maging ang ilang probinsya sa Southern Luzon Region. Pinaghahanda rin ng NDRRMC ang ilang lugar sa Northern Luzon na posibleng mahagip ng mga pag-ulan at malalakas na hangin. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, higit 10,000 barangay ang posibleng madaanan ng bagyo. Tinukoy na po ang 10,000 mga barangay na located doon sa mga areas na posibleng tamaan po nitong bagyo dyan sa Kabisayaan at Mindanao in some areas also of Southern Luzon. Nagpalabas din po tayo ng warning doon sa and reminders doon sa local governments in the Northern Luzon area kasi baka makaranas po sila ng pag-uulan din dulot naman po ng shear line na maapektuhan po ni Bagyong Odette. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan at naka-alerto na ang mga rescue units at assets nito sa pag-responde sa magiging epekto ng Bagyong Odette. Sa Cebu City, nagsagawa na ng pagpupulong ang City Disaster Risk Reduction and Management Team para planuhin ang magiging pagresponde sa mga residente na posibleng masalanta ng bagyo. Maging ang Municipal DRRMO sa Mobo Masbate, nagbriefing na rin sa kanilang mga tauhan para sa clearing operations at canal declogging bilang paghahanda sa kalamidad. Nag-abiso si Palon Leyte Mayor Ann Petilla sa kanilang mga residente na maghanda at agad na lumikas bago pa lumala ang sitwasyon. Sa Pasiiloilo naman, mahigpit nang minomonitor ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa Halaor at Lamunan River upang agad na mailikas ang mga residente sa mababang lugar kung kinakailangan. For the prepositioning of the relief items, teams, yung search and rescue and road clearing teams natin. Na-identify nga po natin yung mga areas na at risk kaya po pinaalalahanan po yung mga LGUs na bago pa po dapat dumating itong sama ng panahon at nakikita po yung imminent risk doon sa area, maaari po magsagawa na ng preemptive evacuation. Nag-abiso na rin ang NDRRMC sa mga biyahero na suspendido mano ang inter-island travel sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at iba pang mga lugar na maaaring daanan ng Bagyong Odette. Ito'y upang maiwasan ang anumang posibleng aksidente sa karagatan at magkaroon pa ng stranded na mga pasahero. Paalala ng NDRRMC sa publiko na makinig at sumunod sa abiso ng mga otoridad upang maiwasan ang anumang trahedya sa posibleng pananalasa ng Bagyong Odette. Patuloy rin ang paalala ng mga ito na sumunod sa health protocols upang maiwasan rin naman ang posibleng hawaan ng sakit sa mga evacuation centers. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.